Hinanap ang groundbreaking ceremony bilang pagtatalaga ng lupang pagtatayuan ng bagong Seventh-day Adventist Church Building sa Barangay Vinyas, Calawag, Quezon. Ang itatayong church building ay katuparan ng panalangin ng mga Adventista na 9 taon nang nagsama-sama at nagsisimba doon bilang isang home church. Ang kanilang tuwa at pasasalamat sa biyayang ito, balitang hatid ni Jemilo Lubit. Papuri sa Panginoon dahil sa matagumpay na pagsagawa ng groundbreaking ceremony para sa gagawing bahay-sambahan dito sa Barangay Vinyas, Calawag, Quezon. Ganap na alas 10 ng umaga nang ganapin ang programa kung saan nagsimula ito sa pagpapaawit ni Ma'am Bridget Aguirre at sa panalangin ng isa sa mga bisitang pastor, Pastor Seth Magas. Bilang paunang pananalita, nagbahagi ng mensahe tungkol sa kasaysayan ng bahay-sambahan ang matanda sa Iglesia ng Vinyas Church, Sister Phoebe Padilla. Ang Vinyas Seventh-day Adventist Church po ay 9 years po na walang church. Sa aming district ay talagang kami po ay home church lang po sa loob ng 9 taon. Inantay namin yon, talagang wala kaming tigil sa pananalangin. At dumating ang pagkakataon na dininig ng Panginoon ang aming panalangin at nagkakilala kami ng aming sponsor na si Ma'am May Medina. Hanggang dumating yung panahon na nagdesisyon siya na bibili siya ng lupa para matayuan ang aming church. At labis ang aming pasasalamat sa Panginoon. Kasunod nito, nagbahagi din ng pananalita ang sponsor ng pagpapatayo ng bahay-sambahan, Ma'am May Medina at Dr. Raymond Medina. Building the church is because this is the place where there's need for a church dito sa lugar ng Calawag. For many years, I think, kailangan nila dito. At bakit kailangan ng pagsamba na lugar ay para magkaroon tayo ng fellowship, support each other, and also to enhance our spiritual belief with God, grace, you know, so we can enlighten our surroundings. Itinampok bilang sentrong mensahe ng programa, ang mensahe buhat sa Panginoon ay pinagkaloob ng Pangulo ng South Central Luzon Conference, Pastor Jasper Flores. Una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa Panginoon at pinupuri natin ang kanyang pangalan sapagkat meron na namang mapapadagdag na iglesia o bahay-sambahan sa distritong ito. Sa mga kapatid natin na nagkaroon sila ng bukal sa puso ng pagdodonate ng lupang ito na kung saan dito natin itatayo ang atin pong bahay-sambahan. Matapos ito, nagkaroon na ng ribbon cutting kasama ang mga pastors, sponsors at Southern Quezon Trade District leaders. Isinunod na din ang groundbreaking at stone laying kung saan nakisa ang mga bisitang pastors at directors. Tunay na pasasalamat sa Panginoon sa matagumpay na pagdaraos ng groundbreaking ceremony, gayon din sa pagsusugo niya ng mga taong may mabubuting puso na handang tumulong sa pagpapatayo ng bantayog ng katotohanan sa lugar ng Vinyas. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako po si Jemilo Lubit para sa Hope Today and PUC News.